The Old Testament of the Bible has been very well detailed with ancient battles that define the course of the world's history. By taking a closer look to each of these historical conflicts, God had faithfully raised up heroes that had delivered their families, tribes, cities, and even their whole nations against their aggressors. These heroes fought for a cause that had not always been understood, yet because of their belief in the outcome that they see ahead of it, yielded their own selves wholly and completely for that purpose. Perhaps a not-so-common Bible character by the name of Shammah can be considered in the list of these people. In 2 Samuel chapter 23 verse 12, we can read how he by himself, and of course with God's help, successfully defended a piece of ground full of lentils against the Philistines. But if I were to ask you, is this enough reason to take the risk? In the most common sense, this may not be worth dying for. Nonetheless, his heroic act is still forever cemented in Bible's history. Then, talking about a well-known Bible hero, we can refer to David, who with God's help delivered up his entire nation from slavery to the Philistines. He chose to rise to the occasion in which he won against a formidable giant named Goliath. His cause is obvious, and it is unquestionably important. However, this fact does not dishonor the ones who fought for a seemingly obscure but faithful cause. Popularity isn't the basis of a heroic act. It is the actuation of the commitment that these heroes made. That's why, in this short video presentation, the BHBC student body is honored and privileged to recognize our very own unsung heroes. Scanning the world of opinions about what a hero is like will definitely boggle your mind. It would be quite a tiresome and laborious task. But for curiosity's sake, we interviewed people from different walks of life to get their definitions of a hero. In a state university here in the city of San Pedro, we interviewed ordinary secular students on what a hero is like in their opinion. Hero po para sa akin yung taong tagapagbigtas na handang tumulong sa mga taong nasa kalagayan na hindi nila kayang magmalampasan. Sila po yung tumutulong upang kayanin ng isang tao ang mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Yun po, para sa akin, yung hero. Kahit sino pwede maging hero to. Kahit ikaw, ako, teacher man siya, basta tama yung ginagawa niya, hero na siya. Yun po yung isang tao na pwedeng magligtas sa'yo nang walang bayad. Yun po yung magiging tagapagtanggol mo sa lahat ng oras. Yung hindi mo po siya kailangan bayaran, hindi mo po kailangan na siya yung lapitan mo lagi. Kusa po siyang darating. Yun. Masasabi ko po isang hero, isang tao. Dahil nakikita ko po yung kagandahan ng kalooban, pagsusunod sa sarili, magiging inspirasyon sa bawat isa. Bilang isang tao, bilang isang matangakatanggaw, at ipapakita o ipapatama nila ang kanilang mga paraan kung paano man sila makatutulong, kung paano sila magbibigay ng importansya o sa paraan na kahit sa tingin ng iba, maliit na bagay, pero sa ibang tao, napakalaki. Napakalaking isang halaga o na isang patunay na kailangan hindi lahat ng bagay magmumukha ng pera. Hindi lahat ng paraan makikitain ng pera. Basta maganda ang hangarin, basta maganda ang pinapakita, pinapahayag ng isang tao. Lahat ng kagandahan ito. Hindi lang natin basta makikita sa isang tao o sa isang hihira lang ang tao humanga. Isang tao.
Now, let's hear it from some professionals of our society. Di ba dad? Bayan niya yun yung nakakapagligtas ng ano, country. Bayan niya. Ayan. Yung ugali ko ng bayani na gusto niyo. Kasi noon na yung iba kasi sa sarili. Okay na po. Ang malasakit. Isa pa. Ginagampanan. Gumaganap sa kanyang tungkulin bilang isang gwardiya. At ang trabaho ay pinapangalagaan. Sa kanya. Oh, ang dami sinisina. Nagbibigay ng assessment sa kumpanya. Yun. Ito, wag ito. Lalo na dito sa mga estudyante at guro at kagamitan. Yan ay sa isang kulokada na tinatawag na nagmamalasakit ang isang dito. Pero kung national o nationwide, katangian ng hero. Katangian, maging isang empathy, pangalawa, manawain, mapagkumbaba, mapagbigat, at pinapaliwanag ang masama at mabuti. Okay? Salamat po. Yung hero ay kaya mag-waste ng buhay. And then, nang nagtatrabaho na walang kapalit na benepisyo. At higit sa lahat, ang hero ay matapang. Para sa akin, ang isang hero ay ang taong nag-iisip ng kapakanan ng mabuti sa kapwa. Then from our Christian brethren, academy students and Christian professionals alike. Para sa akin, ang isang hero ay someone that will give your life. Someone who will sacrifice you. Para sa akin naman, ang hero ay isang tao na mas willing siyang tulungan ka bago niya tulungan yung sarili niya. Sa akin naman, para sa akin ang hero, willing siyang tulungan sa iba kahit na ibig sabihin mo sa sacrifice siya. Parang inuna niya yung ibang tao bago sa sarili. Well, may dalawang common characteristic ang hero na hinihingi nyo. And there are two kinds of hero. So, dalawang hero siya. Sa faith, sa spiritual, and sa bayan. Now, in terms of spiritual hero, ito yung tao na nagmamahal sa Diyos. Of course, pag nagmamahal siya sa Diyos, willing siyang humayo para mag-soul winning. It's the main thing of the church. Para abutin yung mga kaluluwa at makatulong sa mga kaluluwang yon na huwag na mapunta sa apoy ng impyerno, na wala siyang inaantay na kapalit. So yun ang spiritual hero natin. Now the other hero, yun namang regarding sa ating bayan. Yung in terms of patriotism, naglilingkod siya ng matapat sa bayan. Wala siyang hinihingi. So walang pag-iimbot at buong katapatan na naglilingkod sa bayan. So yun ang isang uri ng hero naman. So dalawa, una, spiritually, and of course, physically sa bayan. Those are the two kinds of heroes which I know na pwedeng ikarangal para sa Panginoon at para sa bayan. That's it. Hero. Characteristic of a hero is patriotic, loyalty, and has the attitude of no retreat, no regret, no surrender. That's all. Para sa akin, ang pagiging hero ay kinakarakterize ng tatlong mahalagang bagay. Unang-una, ang isang hero ay merong pinaglalaban. He is passionate about a cause. Kaya nga, ang isang hero ay meron ding willingness na maging mag-sacrifice. Kasi nga itong kanyang pinaninindigan o kanyang pinaglalaban, no? Parang it burns a fire, no? in his belly. At dahil sa marugdog niyang kagustuhan na ma-accomplish itong mission na ito, yung cause na ito, he's willing to make some sacrifices
Sometimes it requires even the sacrifice of his own life. At pangatlo, para sa akin, ang isang hero ay mayroong lasting influence. Kadalasan nga ang hero, nakikita mo yung influence niya, hindi na sa kasalukuyan or habang nabubuhay siya eh. Pagtitingnan mo ang isang hero, mas nare-remember mo siya at nagiging inspiring ang buhay niya pag wala na siya. Kasi pagka binalikan mo yung kanyang legacy or the life that he has lived, then you can see that he has lived a life of influence. Thank you. With so many definitions we have heard, the Bible still has the best to offer. A real hero is someone who lays down his life for others. A hero is motivated by his love, and 1 John chapter 3 verse 16 affirms this truth as it says, "Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives also for the brethren." This is exactly what our faculty and staff had done. And their sacrifice without expecting anything in return obliges us students to honor them as our real heroes. But what are they before they came to be our heroes? Let's take a look back from the past. Thank you.
In this special event, God forbid that we as your students should leave this place without being grateful to Him for the lives you have imparted to us. As your mentors had influenced your lives while you're still in training, the same is what we're experiencing right now. We pray that we will be able to follow you as you have followed Christ. With a desire to be rooted and grounded in love, we conclude the school year 2013-2014. Thank you.